Good evening, guys. So, it's another vlog na naman, mga keepers. So, ayan, guys. Gabi tayo nakapag-vlog kasi bigla ang vlog lang ito, mga keepers. Meron akong gustong i-share, guys, yung effective way na para hindi mabilis malusaw yung mga fry natin. Kasi ito, guys, meron akong naging experiment sa mga fry natin na nandito ngayon, na na-hatch na. So, yung iba, 1 week old na at meron tayong bagong fry na 3 days old na, mga keepers. So, andito tayo ngayon sa barracks, mga keepers, sa breeding area natin. Ayan, nakikita nyo. So, nandito yung fry natin. Ayan, tatlo yan. Meron tayong super red, meron tayong mascot, at isa pang super red na half moon, mga keepers. So, naobserbahan ko siya, guys, kasi kadalasan sa mga nagbibreed ng beta, 1 week pa lang, nalulusaw na yung mga fry nila. So, ngayong gabi, papakita natin yung 1 week old na fry natin at yung 3 days old na fry. Kasi naobserbahan ko, mga keepers, hindi sila nalusaw. So, madami pa rin sila hanggang ngayon, mga keepers. So, ayan, tuturuan ko kayo ngayong gabi na to kung paano ba yung ginawa natin para ma-maintain natin yung dami ng fry at hindi sila maubos agad. So, ayan, guys, meron tayong daladalang flashlight kasi iilawan natin yung mga fry para makita nyo, mga keepers, na madami pa rin sila, guys. So, ayan, mga keepers. So, congratulations pala sa mga winners ng ating paraffle kahapon, Sunday. So, sa mga hindi nakapanood ng vlog natin ng live, so, pakicheck na lang sa YouTube channel natin, mga keepers, at i-click nyo yung live na mga videos natin. So, yung unang upload doon na bago, yun yung mga paraffle natin kahapon. So, meron nang kumontak sa akin na isa na winner. So, sa mga nanalo, pakicontact na lang ako, guys. Pakicheck ng aking description para makita nyo yung link ng aking Facebook, email, Viber, or cellphone number. So, pakimessage na ako, guys, or pakitext ako, mga keepers. So, tara, simulan na natin. Ipapakita ko na yung mga fry natin na hindi nalusaw. Kasi kapag nagbibreed ako, guys, minsan nalulusaw siya after a week. So, nauubos. Minsan natitira na lang siguro mga 20 pieces, 30 pieces. Pero ngayon, guys, sobrang dami nila talaga. So, tara, samahan niyo ako. Let's go! So, ayan na nga, mga keepers, ito yung mga fry natin. So, ituturo ko lang, guys, yung ginawa nating method sa ating mga betta fish, bakit na-maintain ko yung mga fry nila. Pero ito, guys, itong nandito, 3 days old pa lang na fry. So, papakita ko lang kung gaano kadami yung fry na to, mga keepers. So, ayan, hindi nyo makikita kasi walang ilaw. So, iilawan lang natin saglit para hindi ma-stress yung yung betta fish natin dito. Ayan, no, yung super red natin na tatay. So, ayan, guys, yun, yan yung ating mga fry. So, ito yung 3 days bago pa lang nag free swim kahapon. So, pangalawang araw ngayon. So, sobrang dami nila, mga keepers. Ayan, so, nandun pa iba sa gilid. So, ituturo ko lang, guys, para sa mga magbreed ng betta, gusto kong subukan ninyo kung effective diba sa inyo. So, ang ginawa ko, mga keepers, so mamaya ko na ituturo, guys, ha. So, papakita ko muna lahat itong tatlo. So, super red yun. Ito sila, mga 1 week old na na-fry. Ayan. So, sobrang dami din yan, mga keepers. Ayan. Ayan, guys, oh. Malalaki na. Nasa, ano, plants. Yun pang iba sa dulo. So, napansin ko, mga keepers, hindi naubos yung fry ko. Kasi, kadalasan kapag 1 week old pa lang, na mabilis nang maubos yung mga fry natin. Pero dito, ayun, malalaki na, guys, oh, kasi 1 week na. So, ganun pa rin yung dami ng fry natin. Siguro merong namatay, siguro konti lang, pero yung dami niya same pa rin nung pagpisa niya, guys. Ayan, simula nung day 1. Ayan, oh, yun, oh, yung mga fry natin, oh. So, nandito sila lahat sa mga plants. So, ayan, yung super red natin. So, dito naman tayo sa ating mascot na double tail. So, ganun din.
Yun guys, so zoom lang natin. Yun. Yun guys, oh. So ganun pa rin kadami. Ayan. Yun, oh. So ito guys, ipapakita ko lang, tingnan nyo. May kulay na agad na mascot yung mga fry, ayan, oh. Color blue yung buntot nila kagaya sa tatay nila. May blue and red. So ayan. May color blue na lumalabas. Ayun, nandun yung iba sa mga plants. Yung iba nasa ilalim na. Yun, nagpapahinga. Ito, nandito sa gilid. Ayun. So, ito guys, oh. Ayan. Ayan, sobrang dami mga ka-keepers. So, ayan nga. Tuturo ko na sa inyo ngayon. So, ang ginawa ko mga ka-keepers, nung nag-breed ako ng beta, dito ako nag-breed sa malaking lalagyan. Gaya nito. Itong balde na to. Ayan. So, maganda siya kasi nakaka-swim talaga na mabuti yung mga fry natin. Ayan. Nakakalangoy talaga sila. Ayan guys, oh. Di sila nahihirapan. Tapos mga ka-keepers, ang ginawa ko guys, naglagay ako ng plastic, tapos naglagay ako ng aquatic plants. So napansin nyo, walang talisay kasi hindi na tayo naglagay ng talisay dito. So ayan. Ayan lang ginagay natin, clear water lang. So dapat mga ka-keepers, kapag na-hatch na yung mga fry natin kagaya nito, free swim na, ang gawin nyo pakainin yung male betta fish natin gaya nito. So pinakain ko siya ng tubifex worm para hindi niya kainin yung mga fry niya. Dapat lagi siyang busog mga ka-keepers kagaya nito. So ayun, sobrang dami, natuwa ko guys. Ayan. So kung wala naman kayong tubifex worm kagaya nito, pwede kayo magpakain ng ng ibang mga pagkain. Kung may sanay sa feeds yung betta fish ninyo, pwede yung feeds or optimum beta. Pwede din kiti-kiti. So, napansin mo rin guys na 1 week na. So, gagay nito, 1 week na hindi ko tinanggal yung male beta. So, diba ang iba, lagay ng sabi ko dati, tinatanggal ko agad after ng free swim. Pero ito guys, hindi niya kinakain yung mga fry 1 week old na. So, ganun pa rin kadami. Ayan o. 1 week old na yan mga keepers. So, kaya ganito yung nangyari mga ka-keepers kasi pinapakain ko lagi yung tatay ng tubifex worm. So, pwedeng kiti-kiti, tubifex worm, or ano pa, ibang pwedeng pagkain ng betta fish. So, sa ano naman, sa mga fry, pagka free swim nila guys, hindi ko muna pinakain ng BBS or DAP niya. So, inantay ko muna ng mga isang araw pa kasi gusto ko kasi sila guys na lumaki muna sila or maka-free swim muna lahat bago ko pakainin. So ayan, BBS yung pinapakain natin dito. So pati yung tatay na nagbabantay, kinakain na rin niya yung BBS. So ayan, no. Yung fried niya kinakain mga ka-keepers. Sinitignan niya lang. Yun. So ayan, BBS ang ipakain niyo sa pag-free swim ng mga fry niyo guys. Ayan. So ganito, hindi ko tinanggal yung tatay kasi lagi ko siyang pinapakain. Busugin nyo lang mga ka-keepers para hindi nila isipin na kainin yung mga fry nila. So, nandyan lang. Aquatic plants, importante din. So, ayan. 1 week na yun sila nandito. So, gawin ko pa rin to guys. Hindi ko pa rin tanggalin yung male betta fish natin hanggang sa lumaki yung mga fry. So, i-update ko kayo mga ka-keepers kapag lumaki na yung mga fry natin na kasama yung kanilang tatay. So, ganun ang ginawa natin sa tatlong betta fish natin dito. Ito, pinakain ko na ng BBS kanina. So, yung tatay, ganun din. Pinakain ko ng tubifex worm at BBS na rin. Kasama ng sobrang dami. Sobrang dami, guys, ng mga fry. So, ayan lang mga keepers. Aquatic plants. Tapos, malaking lalagyan ng breeding area nila para makalangoy na mabuti mga fry. Tapos, ayun, hindi ko na sila nilagyan ng talisay. Ginawa ko clear water lang. Tapos itong plastic, lalagyan ng bubble nest, aquatic plants. So, pakainin nyo lang ng kahit ano, kung anong pwedeng pagkain sa beta natin. Pwedeng-pwede yan. Pwedeng feeds, optimum beta, or saan nyo sanay yung mga betta fish. So, ang kinaganda lang mga ka-keepers na nandito yung male betta fish, kapag merong lamok or kiti-kiti, ayun, kinakain nga ng natin, ng male betta. So, ayan guys. Maraming salamat. Sana meron kayo natutunan ngayong gabi na ito mga ka-keepers. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye!